Yan ang mapagpalang araw, mga idol, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW. Kumusta, kumusta po kayo? At syempre, sa ating mga kabusiness at makakapapi sa mampanig ng mundo, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po muli sa Taong Gala at this time, bibigyan natin ng reaction video. Itong pa rin pagdala ni kabusiness kay Nanay Marita at Jonathan doon sa bahay nila. Actually, hindi ko na po sana bibigyan ng reaction video ito, pero marami po ang nagtatanong kung ano po ang aking salubin at pananaw sa nangyaring ito. Bueno, hilingin ko lamang sana natapusin ninyo ang video upang sa ganun ay marinig niyo ang aking mga punto de vista. At pagkatapos ay saka kayo magkomento upang hindi tayo malihis. Pero kung bago ka lang sa aking tahanan, ilambing ko sana ang Kabusiness Family, Kabusiness Official at si Papa Dins para naman po maging updated kayo sa mga susunod pa nilang mga video. Bueno, ito na nga po. Nung kagagaling ng tour, mga idol, ay kaagad naman na pinuntahan ni Mr. Kabusiness at inalam ang sitwasyon ni Nanay Marita at Jonathan. Naabutan nila sa gilid ng kalsada, naroon sila. Inintay nila si Kawisiwakiwak at magkatapos ng kwentuhan at kapaliwanagan ay dinala po ni Mr. Kabusiness ito pong si Nanay Marita at si Jonathan sa kanilang bahay. Ang sunod na senaryo na ating pong natagpuan ay nakakalunos at sobrang nakakatuwa dahil sa ipinakita at ipinamalas ni Mrs. Kabusiness na totoong pagmamahal sa isang nanay, bagamat hindi man niya kaano-ano, ay kanya itong ipinakita. Pinaliguan po niya si Mrs. Si Nanay Marita. Pinaliguan po ni Mrs. Kabusiness. Ito pong ganitong senaryo, mga idol, ay ito po ang higit na kailangan talaga sa sitwasyon at senaryo ni Mr. ni Jonathan at ni Nanay Marita. Si Nanay Marita po ang may immediate na pangangailangan. Kaya sana ito ang binigyan ng atensyon ng mga vlogger na gustong tumulong sa kanya. Etong ginawa ni Mrs. Kabusiness, pagbibigay ng atensyon kay Nanay Marita. Alam ninyo, katulad po ng sinasabi natin, maswerte nga lang itong si Jonathan. Maswerte lang siya kasi may nanay siya. At si Nanay Marita, dahil si Nanay Marita ang nangangailangan ng immediate action, siya ang nangangailangan ng higit na atensyon na dadala po si Jonathan. Ang kaso nga lang, ang problema, ito pong mga magdaang na mga araw, tila nagiging baliktad ang lahat. Alam nyo kung bakit? Kasi si Jonathan ang nabibigyan ng atensyon at hindi si Nanay Marita. Makailang ulit na si Jonathan ay nailabas sa mga video, pero si Nanay Marita, ano ho ang nangyari? Dapat po si Nanay Marita ang agaran binigyan ng atensyon. Eh, ito si Jonathan, sobrang maligalig. Ako sinasabi ko, Jonathan, maswerte ka lang. Kasi nandyan, mayroon kang nanay. At dahil nga si nanay ang kailangan tulungan, nadadala at natatangay ka na lang. Tapos, maligalig ka. Sana ngayong panahon na nandyan na kayo sa kabusiness, ang sa akin lang, magbago ka na, Jonathan. Huwag kang masyadong maligalig. Iwasan mo lagi yung pagtuturo. Isa sa napapansin natin na ugali ni Jonathan, yung malhilig siyang magturo, mga idol. Jonathan, sa pagtuturo mo, isa ang napupunta sa taong tinuturo mo, apat naman ang bumabalik sa iyo. Tandaan mo yan. Kailangan, Jonathan, alamin mo ang iyong sarili, kilalanin mo ang iyong sarili, at tanggapin mo ang mga kahinaang mayroon ka. Hindi yung ibibigyan mo ng excuse yung kahinaan mo sa ibang tao. Ibang tao ang binibigyan mo. Dapat tingnan mo yung kahinaan mo. Sabi ng ilan, may problema si Jonathan sa pag-isip. Ako hindi ako naniniwala. Kasi magaling naman siyang managot eh. Magaling siyang sumagot sa mga tangatanungan. Madaling siyang magpaliwanag. Maligalig nga lang siya. Ang isa sa aking analysis na nakikita, dahil nga lang sa kagustuhan ni Jonathan na maging vlogger, di ba noon? Naalala ninyo? Kaya nga sabi ko, parang sinasadya ni Jonathan na mangyari ang mga bagay nito para nakikita siya. Na i-interview.
Ay, syempre, pag na-interview siya, so may sikat siya at nakikilala ng tao. Sariling opinion ko lang, mga idol. Iwan ko lang po sa inyo. Pwede naman i-comment nyo kung ano din po naman ang pananaw ninyo. Ito ang nakikita ko kay Jonathan. Ngayon, Jonathan, na nandyan na kayo sa kabisnes, sana baguhin mo na ang lahat. Kung totoong mahal mo ang nanay mo, ikaw mismo, sa sarili mo, baguhin mo ang estilo mo. Ibigay mo ang buong-buong pagbabago para sa sarili mo at para sa nanay mo. Huwag mong hayaan mapundi si Kabusiness. Huwag mong hayaan maubos din ang pasensya ni Kabusiness. Sa ngayon, mga idol, nakita naman natin inantabayanan na lang nila Kabusiness kung kailan pwede nang ilipat daw sila nanay sa institusyon. At habang nandoon ay pwede namang dalawin ni Jonathan. At si Jonathan naman ay magiging kasama sa mga misyon ng Kabusiness, magiging kasama sa Kabusiness. Magkakaroon din siya ng sahod o di may trabaho na rin siya. Sana lang po, Jonathan, magbago ka na. Iwasan mo yung inggit. Iwasan mo. Iwasan mo yung lagi mong pinupuna ang ibang tao. Bagkos ang pinakamainam, alamin mo sa sarili mo kung anong mayroon ka na pwede mong gamitin para matulad ka sa kanila. Magbango ka na, Jonathan. Huwag mong ilagay sa balag ng alanganin ang magulang mo. Dahil kung hindi ka magbabago, maniwala ka. Baka pagdating ng araw, nanay mo nasa institusyon, ikaw naman pupulutin ka na lang sa lansangan. Doon magligalig ka. At wala na siguradong papansin sa iyo niyan. O diba? Hanggat mayroon pang isang pintuan na nagbubukas, for the last minute, Jonathan, pangalagaan mo ito. Pangalagaan mo ito. Hindi para sa sarili mo again. Hindi para sa iyo, kundi para sa nanay mo. Yun lang yung payo ko sa iyo, Jonathan. No more, no less. Dahil kung mayroon man bigyan ng agaran ng solusyon, kung kailangan bigyan ng agarang solusyon, I mean, si nanay mo, kailangan din bigyan ng agarang solusyon ang sarili mo. Pero ang number one na magbibigay ng agarang solusyon, it is you. Ikaw. Wala ka namang ibang gagawin, kundi unawain lang kung anong kahinaan mayroon ka at hanapin mo kung anong kalakasan ang mayroon ka. Ganun lang kasimple ang analysis sa buhay ng tao. At kapag nakita mo yan, Jonathan, magiging matibay ka. Huwag mong kaingitan ng iba, gamitin mo silang inspirasyon para magkaroon ka. Para magkaroon ka. Napakaswerte mo dahil hindi kayo sinusukuan ng kabisnes. Napakaswerte ninyo dahil hindi kayo, kumbaga, hindi humihinto ang adhikain at naisin ni Mr. Kabisnes na tulungan kayo. Pero sa nakikita ko, it is because of Nanay Marita. Yan na lang, Jonathan, ang taming mo eh. Yan na lang yung talagang kalasag mo eh. Yun na lang ang tanging kalasag ng buhay mo, Jonathan eh. Wala ka ng ibang kalasag. Wala ka ng ibang pananggalan kundi si nanay mo para makuha mo ang atensyon ng ibang tao. At this time, Jonathan, magbago ka. Marami kang mga plano. Tulad ng sinabi ni Wakiwa, nakakaramdam ka ng pagmamahal. Paano ka iibigin? Paano may magmamahal sa'yo kung ikaw nga mismo, sarili mo, hindi mo kayang mahalin? Magbago ka, Jonathan. Well, mga idol, pakaabangan po natin at pakatutukan natin ano po ang mga kaganapan sa Kabusiness sa official, kung ano po ang mga susunod na hakbangin ni Mr. Kabusiness dito po sa pamilya ni Jonathan. Ang pagkakalam lang natin sa kasalukuyan ay inaantabayanan kung saan at kailan pwede nang ilipat si nanay. Maraming salamat po again, Mr. Kabusiness. Thank you so much. At sa mga taong nagdududa, bumabatikos at naging kritiko para po sa Kabusiness, mamulat sana tayo sa katotohanan na ito po ang totoong pagtulong. Ang atensyon na kailangan po ay hindi para kay Jonathan, kundi si Nanay Marita ang may higit na atensyon, may higit na pangangailangang atensyon. At yan ang saktong ginawa
ni Mrs. Cabisnat. Yung pong immediate action na kailangan, ginawa agad. Yung hinubad ni Mrs. Cabisnat ang kanyang pride, na wala siyang pag-aalinlangan. Hindi niya tiningnan kung sino siya. Hindi na tiningnan kung anong karangyaan mayroon siya. Ang tiningnan niya, yung puso niya, na makiging konektado kay Nanay Marita sa sitwasyon na nais niyang iparamdam ang pagiging isang anak sa isang inang nawawalay. Ako po muli si Taong Gala, mga idol. Maraming maraming salamat. Please do connect ka business official. Please do connect ka business family and Papa Dins. Isama na rin po natin, mga idol, ang ating mga kagwang. Anim na sila, no? Si Intoy, si Bay, si Bornok. Siyempre, ang ating Kuya Bong mayroon, Kuya Bugi, at siyempre si Buknoy. At huwag po din natin kalimutan ng ating mga reactors. Anime, Reactors TV, Analisa Reality Vlog. Andiyan po, mga idol, si Kalingap Torak, Katangay PLC, Almenda Mix Vlog. And siyempre, Ma'am Flair's Channel. Ako po muli, Taong Gala. Mga idol, please comment down below kung ano naman po ang saloobin ninyo dito sa videong ito. Tandaan, kaparte po kayo ng ating reaction. Hanggang sa susunod na reaction video, mapagpalang araw po sa ating lahat. Paalam po, pansamantala, mga idol.